What's up guys? So once again, this is your Michael Vincent, ang kagora at kalakwatsa dito sa Pilipinas. So, kailangan natin gumawa ng content, gawa nga ng hindi na tayo masyadong nakakagala. So napako na ako dito sa aking pinatayong mini business o mini grocery. So baka majority ng ating content sa ating vlog is kung paano magpatakbo ng ganito kaliit na grocery. Sa sarili ko kasi, ako lang nag-set up lahat. POS ako, cabinet ako, display ako, receiving ako, encoding ako, lahat. So ngayon guys, mag-display at kung paano maging organized yung ating mini grocery tulad nito. Mayroon akong sariling parang boutique. Mini boutique kasi may area dito na boutique lang. May area dyan ng mga sabon. Tulad yan, mga sabon yan. Okay? May area dyan ng mga pagkain, mga crackers. So, dapat make sure natin ang ating pinapatakbong grocery or mini grocery is maayos. Okay? Maayos siya at organized siya. Kasi, minsan kasi, ang base sa ating experience, since tayo ay nag-restaurant supervisor sa Saudi, so pinapalagan natin kung gaano ka-organize yung ating restaurant. Okay? Gaano kalinis. So, yun na rin yung na-adapt ko kung paano maging malinis ang aking mini-grocery at ka-organize. So, ang ating unang tatalakayin is paano maging organize yung ating sari-sari store o yung ating mini-grocery. Ang aking style sa aking ginagawa dito sa aking mini grocery. So, ito yung kaha ko kung mapapansin nyo. Yan ang pinaka POS ko. So, nandyan din yung mga sigarilyo. Okay? So, wait lang at titignan natin kung paano yung organize ng aking sari-sari store. Titignan natin kung paano ka-organize yung ating sari-sari store at sasabihin ko bakit yung ganitong mga items nasa nanditong area, bakit yung mga items ay sinandong sa area na yun. Okay? So, titignan natin. Kasi mayroon akong dahilan kung bakit yung mga items is yung nandito at yung mayroon akong dahilan kung bakit yung mga items yung nandun. At kung gaano kahirap na mag-arin sa ating mini grocery, supposed to be guys, actually mahirap. Gawa ng ako lang talaga yung nagmamanage. Wala akong kasama. Ako lang din naman yung nag-aayos, nagre-receiving, nagdi-display, nag-encode. Lahat sa akin. So, wala akong pwedeng sisihin kung magkaroon man ng kamalian sa pricing, kundi ako lang. Okay? So, let's go sa setup ng ating mini grocery. Pero alam ko malaking may tutulong nito sa mga tulad natin na baguhan sa pagsisimula sa negosyo. Actually, it's going to 1 year by September na itong grocery ko. So, matitignan nyo ngayon kung gaano siya kasiksik. Kung di ko na alam, yung iba, mahirap talagang mag-organize. Lalong-lalo na marami ka ng product. Okay? So, titignan natin. So, yan guys. Yan yung pinakaharap ng mini grocery natin. Kung nakikita nyo, sa umaga meron tayong tabing. Nilalagyan ko siya ng tabing at the same times meron na siyang pangalan ng sari-sari store natin o yung mini store natin. Yan ang purpose niyan, yung tabing na yan is para matakpan yung mga wine natin. Kasi kung naya mong maarawan yan, yung mga label ng ating mga wine is mag-faded siya. So may tabing siya. So around alas 12, tatanggalin na natin tong tabing na yan. Titignan nyo dun mga wine yun. Okay? So, yung unang bungad natin, guys, lahat yan, arrangement ko. So, mga debote, kung nakikita nyo, mga debote. First, makikita nyo dyan is yung ating mga palm oil bang shampoo. Okay? So, sa unang bungad natin is ang pangbato natin dyan, yung mga wine, imported wine. Okay? Tapos, sa baba nya, yung mga beverage natin. Makikita nyo dyan. So, shampoo, toothpaste. So, pagpasok mong ganyan, makikita mo yung mga shampoo, toothpaste, toothbrush, mga imported na alak, mga beverages. Yan, kung nakikita nyo dyan.
Tapos sa banda dito, makikita nyo nandito yung mga dilata. Mga dilata. So pag dito is mga bakery, mga pasta, okay? Mga noodles, dilata, mga sugar. Tapos dito sa area na to is mga iba mga noodles sa taas. Tapos banda dito sa may pasta at saka bakery. Sa area na yan, pasta, bakery, noodles sa taas. Dito naman sa pangalawang shelves is mga palaman. Palaman, pagkatapos mga sauce na mga pasta, tapos mga pang-salad. Kikita nyo dyan. So after that, dito sa pinakagitna, yung mga seasoning, mga ricado, ganyan. Actually, yung seasoning natin, mga pang-ricado natin, mga yan, is meron pa banda dun sa likod. Okay? So, mayroon tayong ganito para pag mayroong putol, dito nilalagay at dito sila kukuha. Okay? Parin isa lang ang kuhanan ng mga condiments nila. Hindi sila basta-basta putol ng putol, okay? So, kung napapansin nyo, second na rack is mga noodles din. Kung nakikita nyo dito mga noodles, dito naman mga noodles din na tulad ng mga sutanghon, miswa, yan. Okay? Sa, actually, first rack, second, third, fourth. Kung makikita nyo yung pang-apat is mga ano na yan, mga soy, vinegar, ketchup, patis, bagoong, mga seasoning, like mga mamasitas, makikita nyo mga mamasitas, mga ano rin, mga liquid product. So, pagdating naman dito, sa kabila, is ito yung mga area ng mga gatas. Okay, mga gatas, mga kape, mga energen, tapos meron tayong halo dito na mga liquid din, like King James, kasi hindi nakatsa dito sa area na yan. So, dapat, hindi sila nagkakalayo. Para kung naghahanap sila, malapit lang din yung isang liquid natin dito. Okay, liquid din na mga yan, mga nakapak din. So, hindi sila nagkakalayo dito, tsaka dito. Okay, kung nakikita nyo, magkakasama yung mga powder milk, mga kape, powder milk din, energen, tapos yung mga yan. Okay, mga pang matatanda, na gatas, mga creamer, tsaka di banda dito magkakasama. Kung napapansin nyo, halos magkakasama lahat sila, di ba? Ito naman magkakasama yung mga mantika, mga Nescafe, related sa mga kape, yan. So, pagdating dito is mga ganun din. So, makikita nyo dyan mga liquid. So, dapat yan wala dyan. Dapat yan i-transfer natin sa iba. Okay? So, meron tayong customer. Putulin lang natin itong ating video. So, yan. Putulin natin yung video natin kasi kanina na-interrupt tayo. Actually, wala pang ilaw yan ha. Wala pang mang ilaw yan kasi pinatay ko yung ilaw. So, medyo madilim yung ating store. So, yan. Kung mapapansin nyo, mga part ng mga kapihan dyan. Kapi, noodles banda doon, mga dilata doon. So, kung mapapansin ninyo, halos tabi-tabi. Para pag naghanap yung customer, kasi hindi na lang natin, ano? Yeah, para may ilaw tayo. So, pagdating sa likod, is nandito yung mga beverages natin. Lahat yan may mga price na. Okay? Paalay pa. Mga beverages, mga alak na nakalata, mga drinks, mga sterilized yan. Actually, dalawa yung ref natin. Yung isa kasi nasira. Magkatabi yan dapat. Okay? Ngayon, kung tatanungin nyo, bakit yung ref ko is nasa dulo? Okay? Nasa dulo yung ref natin. Kasi titignan nyo, from the start, is pupunta pa si customer maga. Papalikod pa siya para kumuha ng drinks. Ngayon, sabi ng mother ko, bakit yung ref natin is nasa likod? Instead na pwede naman ilagay dito sa rack. So ang strategy natin yan kung bakit nakapalikod since bago tayo. Kung may mga walk-in na tao, okay, tapos yung ref mo nandyan, wala na silang time para magpumasok. Kasi dampot lang, bayad lang sa dito sa may cashier, then wala na silang time na pumasok. Kung bakit yung ref natin is nasa likod, is para yung mga customer na papasok, nang bibilhin lang dapat sana is beverage, so meron silang time na maglakad. So, ang strategy natin is pumasok yung mga customer, at pagpasok ng mga customer,
while they are walking, going and taking the beverage, alam mo, ini-invite mo silang bumili ng ibang product. Kasi instead na dumampot lang sila doon sa harap, kasi nandun yung beverage mo, hindi, papasok pa sila. Minsan, nakikita nila yung mga ibang product mo. Ay, meron pa silang ganito. Ay, meron pa pala silang ganito dito. Lalo na yung mga first-timer na pumasok sa grocery mo is nakikita niya yung mga product mo. Yun yung purpose niyan kung bakit ang ating beverage sa chiller is nasa likod. To invite people na tumingin at pumasok sa store mo. Yun yung purpose niyan. So, after that, is sa likod. Kung makikita niyo sa likod dyan, is mga condiments. Diba kanina may condiments doon sa gitna? So, yung mga condiments dyan, nandito rin sa pinakalikod. So, nandyan din yung mga condiments. Kasi majority yung mga nanay is naghanap ng mga condiments tulad ng mga crispy fry, milk at saka yung mga Ajinomoto nandito sa likod. So actually dyan magulo pa yan, ha? Magulo pa yan. Kasi nga mag-isa ko lang. So kung ang nanay at mga condiments mo is nandun sa pinakaharap, wala na silang time pumasok. So hindi nila makikita yung mga product mo kung nandun sa harap. So, dapat yung mga sa tingin mo lagi-lagi nakukuha ng mga customer is ipalikod mo para sa ganun sila is pumasok. Pumasok at nakita nila yung mga items na meron ka sa mini grocery mo. Okay? Makikita nyo dyan mga katol, mga dishwashing liquid yan. Mga condiments, mga sabon, John Rocks. Magkakatabi lang yan. Tapos dito sa pinakalikod ng ating mini grocery, nandyan din yung mga palamig, mga supot, lalagyan ng mga ice bag, ice candy, lalagyan ng mga kikyam, at kung ano-ano pa dyan. So, yung mga paper bag, meron tayo dyan. Mga related sa mga barbecue, mga restaurant, related sa mga gamit sa mga pang-restaurant, pang-supot nila sa mga pagkain, ganyan. So, kung makikita nyo sa likod, nandyan yung mga patis, mga fran, actually, wala dapat yan. Yan dapat is nandun sa mga liquid, pero wala na tayong paglalagyan. So, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Alam nyo ba itong design o mga display na to is marami ng beses na nabago-bago yan. Kung bakit nababago at nag-move yung mga items natin, yung display natin is may mga dahilan. So, yan. Okay? Dito naman sa parte nito is mga sabon na. Okay? Mga bar, John Rocks, ito mga bar, sabon, powder, yan na. So, pagdating sa taas, seasoning pa rin siya. Kaya sabi ko sa iyo, yung seasoning doon, banda doon, is meron pa dito. Kasi nga, kailan nating pagkasyahin, okay? Yung mga product natin. Kasi maliit lang yung ating pwesto. Kita nyo dyan. Safeguard. Pataas yan, mga sabon yan. Okay? Pagdating naman sa dito, ayun pa, mga condiments. Dito sa side na. Pagdating naman dito sa side na to, dito yung mga grocery na minsan yung binibili ng mga nagsasari store, minsan yung mga walk-in na kukuha lang ng mga patingitingi, yung mga bata na kukuha lang mga candy dyan. Kung bakit yung mga candy nasa baba, kasi majority yung mga bata maliliit eh. Kung sila iikot sa store mo, dapat nakikita nila, at tignan nyo yan, laging ubos yan, kasi nga nakikita na maliliit na bata. At pag nakita nila yan, na-encourage silang bumili at walang magawa yung mga gulang nila. Kundi bilhan nila kasi kung hindi sila bibili, iyak ng bata. Okay, nakikita kung bakit nandyan sa baba. Kasi para makita ng mga bata kagad. Dito, naman dito, mga sabon din, mga popcorn, mga liquid, mga papabango sa mga damit. Yan. Ganun din. So, close muna natin yung video natin kasi may customer. Okay, continue natin. So, yan. Mga sabon. Yan, continue natin. So, dito yung mga area ng sabon, pataas. Yan. When it comes sabon sa pinakataas, yan yung mga herela ng mga Pampers. So, wala tayong paglagyan. Pampers din dito. Okay, mga Colgate sa taas. At saka mga para sa mga gamit ng mga babae dito. Yan. Mga Pampers. Tapos sa mga pang babae. So, yan. Nakikita nyo dyan. Dyan sila sa taas. Okay? Pagdating dito, tulad ng nakita nyo kanina, mga powder, sabon, mga pampabango, downy, safeguard, powder din dyan. Yung mga nasa ilalim yan, may mga stock pa natin. So pagdating dito, nakakapagtakang bakit may pagkain dito sa herela ng mga sabon.
gawa nga ng kulang tayo ng espasyo, pero baligtaran nga. So yung mga pampulutan, mga tincherya, pagdating sa talikod sila, ganun din, pampulutan, mga mani, dingdong mix. Basta magkakatabi, kung meron man siguro mahihiwalay sa kanila, make sure natin na ang mga product na yun is magkatapat lang o magkakatabi. Para hindi magulo. Okay? Yan lang. So, yan. Pagdating dyan, yung mga pagkain, candy, yan. Diba, nakuha na natin kanina? Yan. So, dito naman yung pinaka mini butika-butika natin. So, mga mini butika, mga pabango, aficionado, lotion, Rexona, deodorant, mga sabon, para sa mga hygiene natin, hygienic natin, mga tawas, lahat dito. Okay? So, pagdating dito naman, ito yung pinakakahan natin. Malapit siya sa pang-exit. Okay? So, yan yung pinakakahan natin, cashier natin. Dandyan yung mga sigarilyo. Ayan, yung nakikita nyo, mga sigarilyo yan. Sigarilyo, tsaka mga imported alak yan. So, nandito rin natin yung mga license natin, yung mga requirement natin, business permit, nandyan din. Okay? Yan. Kondo. Kailangan din natin yan. Meron din tayong pills. So, may mga mini butika tayo dito konti. Tapos mga alak. So, kung bakit, may dahilan kung bakit yung mga items na to is mga valuable ang mga to eh. So, maliit na mga items pero mamahal. So, nilagay ko siya dito malapit sa aking tabi. Gawa nga ng para maiwasan natin yung kumuha sila ng mga items. Siyempre, kung lagi mo silang nakikita, hindi sila basta-basta nakakakuha ng mga roll-on. Roll-on pa lang 75, ganyan pa lang 75. So, kung nakuha lang ka ng isa nito, ang hirap mo na siyang palabasin. Kasi alam mo yung mga tubo ng groceries pa, kunti-kunti lang. So, at saka ito kasi hagip siya ng CCTV. Yung mga items na yan is nakikita ng mga CCTV. So, ayan, continuous natin. So, kung bakit yung mga dito lang din sa malapit saan, kasi yun yung mga fast moving, yung mga alak. So, since mag-isa ko sa store na to, kailan natin yung mga sa tingin mo laging kinukuha sa store mo is malapit lang sa'yo. Kaya nilang kunin, pwede mo silang i-command. Dito kasi sa store is pick lang sila ng mga product na gusto nilang bilhin. Then, punta lang sila dito sa cashier. Okay. O kung nakikita nyo guys, may mga CCTV tayo. Kasi since nung wala akong CCTV, napansin ko sa pinakadulo dun. Diba? Kung nakaupo ka dito sa cashier, nakaupo ka, hindi mo makikita banda dun sa pinakadulo, diba? So, kailangan natin mag-provide ng mga CCTV talaga. Kung nakaupo ka dito, at di mo nakikita dun, tingin lang tayo dito. So, nakikita yan sa pinakalikod. So, apat yung nakadisplay dyan, pero anim yan. So, pwede mo siyang i-move para makita pa yung ibang CCTV. So, pag nandito ko nakaupo, kita mo yung sa likod doon na hindi natin nakikita. Okay? So, yan yung setup ng ating grocery. So, guys, yung mga display na yan. So, ayan guys, kanina may customer tayo, so kailan natin patayin. So, yan lang guys. Makikita nyo dyan sa taas. Hindi ko pa pala napakita sa taas. Mga noodles din natin dyan. Yung noodles nyan, kung mapapansin nyo, tapat lang din nyan yung mga noodles. Diba? Sabi ko sa inyo, halos magkaka-tapat lang. Kung macaroni dyan, may macaroni din dito. Yan, macaroni, macaroni sa taas. So, magkakalapit lang. Nakikita nyo sa taas pala nito is mga styrofoam, mga paper cup, tsaka yung mga plastic cup na by size yan. Yung mga paper plastic cup, paper cup magkakatabi, styrofoam cup magkakatabi yan. Okay? So, kasama rin yan yung mga paper plates. So, related sa mga panindang mga magbabarbecue yan. Mga panghanda, para magkakatabi lang. Okay, yan siya. Yan ang ating mini grocery setup niya. So, yung itlog natin dito lang din. So, ngayon, ang mga setup na yan, guys, hindi yan nagiging permanent. Pag dumating yung maraming stock at may mga bago tayong stock, pwedeng mausog ang mga yan. Basta pag nag-usog ka at nagbago ka ng mga display is yung strategy natin dapat related product magkakatabi. Kung sober over na yung product natin, pwede naman yung dilatas malipat siya sa iba, gawa nga ng kailangan natin ilagay sa iba, gawa nga ng kulang na yung espasyo dito sa mga
area talaga nila. So dapat yung ililipat mo lang dyan is dapat malapit lang din o magkatapat lang din yung dilata na yon para sa ganun hindi magulo tignan. So yan. So yun ang payo ko sa inyo guys. Dapat organize tayo. Kung noodles, noodles. Kung mga liquid seasoning, liquid. Dapat liquid. Tulad nito, liquid, liquid. Tulad nito, gatas, gatas. So yan. So may mga dahilan kung bakit nandyan yung mga area ng ating mga gatas. So yan guys, yung setup ng ating mini grocery. So sana may napulot kayong mga strategy sa aking part. So ayan guys, sana may napulot kayong aral sa ating vlog ngayon when it comes about sa setup ng ating grocery. So maging wise tayo sa pagdi-display at maging malinis tayo sa pagdi-display. So yung maalam nyo na valuables is dapat malapit lang sa tabi mo, malapit sa cashier mo. Yung alam mong hindi basta-basta na bubulsa tulad nito. Kung bakit yung mga items natin nandito, yung mga iba, hindi ko nakikita mga yan. Mga suka, mga soy, alangan na mag-interest pa sila dyan sa mga suka, soy na yan. Okay? So, yan yung mga product na yan, yung mga hindi ko masyadong nakikita, kaya nandyan sila. So, yung laging nabubulsa, like yung mga pagkain, mga pabango, yan. So, nandito sa area na kung saan nakikita ko. So, yan yung setup ng ating mini grocery. So, everyday, siguro, yung vlog natin is patungkol na sa grocery natin, kung paano kumikita, setup, patong, ganyan. So, kung gusto nyo na meron kayong gustong malaman sa akin, guys, itong mini grocery ko na to is going to 1 year by this September, August na ngayon. So, dati-dati nung sinimulan ko to, hindi ganito kalago. Hindi ganyan kasiksik. Nakikita nyo yan? Hindi ganyan kasiksik. Sobrang kalug-kalug siya. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, punong-puno siya. Hindi ko na nga alam kung saan ko ilalagay yung mga ibang items. So, siksik siya. So, yun. Mag-PM lang kayo sa akin. Ano yung gusto nyong malaman? At kung paano ko napalago ito? Ano yung mga estratehiya ko? PM lang kayo at yun ang isusunod nating vlog. So, more in grocery na tayo sa vlog natin kasi hindi naman na tayo masyadong namamasyal gawa nga ng focus na tayo sa business natin. So once again, this is your Michael Vincent, ang iyong kalakwacha at kagura dito sa Pilipinas at ang iyong kasari-sari store na ngayon guys. So thank you very much. Sana lahat ng gusto nyo malaman kung paano ko napalago. Again, yung mga strategiya ko gusto nyo malaman. Mag-PM lang kayo sa baba at yun ang next topic natin sa next vlog natin. So thank you guys. Once again, thank you. Shukran. Oh.